Good morning. Alam niyo mga buddy, naniniwala ako na hindi mga sundalo ng 3rd Special Forces Arrowhead Battalion ng Philippine Army ang pumatay sa anak ni Representative Euphemia Culiamat. Hindi mga sundalo ang pumatay. Kayo ba naniniwala kayo? Alam niyo kung sino? Yung sarili niyang ina, si Representative Euphemia Culiamat mismo ang pumatay sa kanyang anak. Sino ba namang ina? Ha? Ito, tinalakay na natin ito kahapon ha, doon sa ating isang video. Sino ba namang ina, mga buddy, ang nagnanais mapasama ang kanilang anak? Pinatay niya ang kanyang sariling anak, pinatay ng maling paniniwala, pinatay ng maling ideolohiya, hindi mga sundalo. Eh kung natutukan lang ni Representative Culiamat yung kanyang anak mula pagkabata at hindi hinila dito nga sa ganitong trabaho, eh di sana buhay pa, di ba? Kaya nga maraming tao na hanggang sa ngayon ay bulag pa rin sa totoong nangyayari sa ating gobyerno. Marami nang sumusuko na mga armado. Nababalitaan ko yan araw-araw sa social media. Nakakatuwang isipin na itong mga taong ito ay nagising na rin sa katotohanan. Alam nila na walang patutunguhan eh. Eh sino ba naman yung ano, yung magtsatsaga na umakyat sa bundok, kipaglaban sa pwersa ng militar? Nagugutom sila doon. Tapos yung mga kababaihan, inaabuso pa yung kanilang mga kasamahan. Ang nagpapakasasa ay itong kanilang mga matataas na opisyal. Lalong-lalo nang ito si Joe Masison. Kaya yung pumatay talaga kay Jeveline Culiamat, hindi yung mga sundalo. Yung kanyang ina, yung kanilang maling paniniwala na ang sagot sa problema ng ating bansa ay revolusyon. Yan ang masakit na katotohanan. May isang video na lumabas at ito raw ay anak ni Representative Culiamat, itong si Jixon Culiamat. So nagpahayag siya sa isang video na kung saan ay sinasabi niya yung totoong ugali ng mga sundalo dun sa lugar na yon. Yung totoong ugali ng mga special forces. So panoodin natin yung sinabi ng anak ni Culiamat. Sa mga nga bahay, tagalinhi, masalamat ni nga naadiri ang presensya sa kasundaluhan para matabangan ni sa amo ang mga panginahanglan, labi na sa karsada, kuryente, uban pang mga problema namin din sa komunidad. Sa mga uban nga mga hangtod karon na wala pa matubag sa gobyerno. Parang maghinaot ni matabangan ni sa mga kasundalukan. Kasulpan na yan. Problema na din sa komunidad. So, sa pagkakaroon ng kahintang, inoon, sa ipakita nga, ipakita nga gawi sa mga kasundaluhan, okay man inoon, wala na yung mga negatibo nga resulta. So, ana nga mo ang ipasalamat sa tika sa bahay. Nga mo ana lang sa pagkakaroon nga manghinaot mi, nga matabangan mi sa mga sundalo nga maabot diri sa mua ang karsada o ang kuryente nga dugay na naman ang aming problema sa mga kado. Manginaot mi nga maabot sa, mas mapadali maabot dito sa gobyerno, sa local o sa national government na pinaagi sa kasundaluhan, mas mapadali na maabot din sa amuha ang mga proyekto para sa amuha na pinas karsada o sa kuryente. At pero siguro, dekan salamat kayo sa panahon na ihatag niyo sa ako. Okay, so napanood ninyo yung pahayag ni Jixon Culiamat na nagpapasalamat siya sa mga military na dun sa lugar nila. So ito yung pahayag ni Jixon Culiamat. Bukod dun sa video, meron siyang sinabi dito na nakapost sa Facebook ni Lorraine Marie Badoy. Ako po ay si Jixon Culiamat, nakatira po ako dito sa 16 Han Ayan. Sa aking nakita, simula ng pagdating ng mga kasundaluhan dito, ang 3rd SF Battalion, wala silang ginawang mga violation. Sa totoo lang nga, tumulong pa sila sa patubig sa mining area. Gumawa sila ng dam para sa tubig. Sa aming panig sa mga taga rito, nagpapasalamat kami sa presensya ng mga kasundaluhan dito para matulungan kami sa aming mga pangangailangan, lalo na sa paglalagay ng kalsada, kuryente at pagtutugon sa iba pang mga problema namin dito sa komunidad.
Para sa aming mga iba pang mga problema, hanggang ngayon ay hindi pa natutugunan ng gobyerno. Umaasa kami na tutulungan kami ng mga kasundaluhan sa paglutas ng mga ganitong problema sa aming komunidad. Sa ngayon, sa aming estado, sa pag-uugali ipinapakita ng mga sundalo, mukhang okay naman. Wala naman naramdamang negatibong resulta. Ito ay pinasasalamatan namin para sa kabilang panig. Sa ngayon, kami ay umaasa na tutulungan ng mga sundalo para umabot sa amin ang kalsada at kuryente na matagal na problema ng mga tao dito. Kami ay umaasa na aabot itong kahilingan namin agad sa gobyerno, sa national at local government sa pamamagitan ng ating mga sundaluhan na ang mga proyekto ay mas mabilis na makakarating sa amin, lalo na ang mga kalsada at kuryente. Yun lang po, maraming salamat. Salamat sa pagbibigay ng oras para ako ay makapagsalita. Maraming salamat. Kita nyo yan, mga buddy. Itong mismong isang anak ni Kulyamat na si Jackson, nagpahayag na itong mga sundalo sa kanilang lugar, itong ang nakasagupan ng kanyang kapatid, ang 3rd SF Battalion, ay napakalaki ng naitulong para mapaunlad yung kanilang barangay. Naggawa ng dam, nagpakabit ng mga kuryente, at kung ano-ano pa. So yan ang isa kasi sa misyon ng mga sundalo. Hindi lang lahat ng mga sundalo ay isinasabak sa gera. So itong mga special forces, lalong-lalo na nga itong 3rd SF Battalion, isa sa pinatutupad nila ay yung civil military operations. Diyan magaling yung mga SF. Magaling sila makipag-usap, magaling sila makipaghalubilo sa mga tao. Inaalam yung mga problema ng tao. Hindi lang armas ang kanilang hawak, kundi pati na rin yung puso, pati na rin yung kanilang mga kamay na handang iabot sa mga tao na nangangailangan sa isang lugar na kanilang mapuntahan. Naalaala ko noong ako ay nasa serbisyo, isa rin sa mga naging mission namin ay mapanatili ang katahimikan sa isang barangay na kung saan ay dito rin sa parte ng Batangas. So yun ang aking first deployment. Nung una, syempre, medyo hindi ka komportable doon sa barangay na pinuntahan mo. Pero kinakailangan mong gawin yung iyong mission, kinakailangan mong gawin ang iyong trabaho. Alinsunod na rin sa utos ng commander na makipaghalubilo kayo dyan sa barangay, alamin nyo yung problema ng barangay, kung ano man yung pwede mong itulong o pwede nyong itulong sa mga tao dyan ay gawin ninyo. So sa pamumuno ng aming detachment commander ay nakiisa kami sa mga programa sa barangay. Yung mga pwede naming gawin ay ginagawa namin para mapalapit pa kami sa mga tao. Naalala ko noon, nagawa pa kami ng poso. Kapag may mga sakuna, tumutulong kami. Kung may mga okasyon man at may namamatayan, ay nagsishare kami ng konting blessing na galing sa amin. At yun ang isa sa minahal ng mga tao sa amin. At dumating nga sa point na kami ay kailangan na umalis sa barangay na yon at marireassign na kami. Ang nakakalungkot doon, habang sumasakay kayo sa truck, nandun yung mga tao, nandun yung mga bata na naging malapit sa inyo at kumakaway, yung mga matatanda na nakasalamuha mo ay umiiyak at ayaw pa kaming paalisin. Sinasabi nga nung kapitan ng barangay na kung pwede nga lamang ipetisyon na wag na kaming umalis doon sa barangay na yon dahil napakaganda kasi nung pakikisama namin ginawa. So ganyan yung ginagawa ng 3rd SF Battalion dito sa lugar nitong si Jackson. Kaya na-appreciate niya, na-appreciate nung kanyang mga kabarangay yung ginawa ng kasundaluhan. At sinabi niya na hindi man lang umabuso itong mga sundalong ito. Kaya nakakalungkot isipin na sa kabila noon ay patuloy pa rin yung pagbabato ng mga kasinungalingan nitong mga kabila na ang mga sundalo ay abusado. Hindi na totoo yung mga ganyang mga paratang dahil professional na ang mga sundalo natin at alam na nila kung ano yung tama at mali. Hindi nila dudungisan yung kanilang ranggo. Kaya ang talagang may kasalanan kung bakit namatay itong anak ni Kulyamat. Siya mismo na ina. Kaya wag niyang isisisi sa gobyerno. Wag niyang sasabihin na abusado ang gobyerno. Wag niyang sasabihin na abusado ang sundalo. Hindi po yan totoo, mga buddy. Ginagawa ko lang ito para tulungan ang ating gobyerno na ikalat ang tamang impormasyon sa publiko na mali yung sinasabi ng mga kabila na mga abusado ang sundalo. Hindi po yan totoo. Kaya yung nangyaring ito sa anak ni Kulyamat ay maging aral sana sa mga magulang at ganun din sa mga anak na walang patutunguhan ang inyong mga ipinaglalaban kung kayo ay nahikayat na noong ganitong grupo. Hanggang sa muli, ito ang inyong supremo. See you next time, mga buddy.